Hello guys, meron akong kwento sa inyo. Ito yung kwento kung bakit ko nagustuhan maging isang game developer. Pero, para mas maintindihan nyo yung kwento kung paano ako naging isang game developer, bumalik muna tayo sa kung saan ako nag-umpisa. Nag-umpisa kasi yun nung first year high school ako. Yun yung panahon na nagkaroon kami ng sarili naming computer. So ngayon, doon sa computer na yun, wala pa ako masyadong alam. First year high school pa lang. Hindi ko pa alam kung ano yung RAM, ano ba yung processor. Hindi ko pa yun alam. Alam ko lang pwede akong maglaro doon. Hindi ko pa nga rin alam kung paano mag-install ng laro eh. Pero, anong nangyari kasi ganito? Yung tito ko, na itago natin sa pangalan na Rani, ininstallan niya ako ng Warcraft 3. Ano ba yung Warcraft 3? Doon yung malalaro yung Dota noon, yung Dota 1 na tinatawag niya. Doon sa Warcraft 3, doon ginawa yung map na Dota gamit yung kanilang World Editor. Pinag-aralan ko yun. World Editor, tinry ko gumawa ng sarili kong maps. Kung tutusin, hindi pa yung matatawag na game development. Kasi doon sa World Editor, parang gagawa ka lang ng map. Pero kasi ang kinaiba ng World Editor na yun, feeling mo, nagpo-program ka. Kasi meron silang sariling, parang sariling programming language na nakalagay na lahat yung mga lines. Kung gusto mo mag-create ng something, meron ka dun sa search mo lang, makikita mo yung create, tapos hanapin mo yung kung anong gagawin mong hero. So, nabawa, footman, o create footman, magkakaroon na ng footman. Ganun lang kasimple. Pero dahil dun, naisipan ko na magawa ng sarili kong laro. Pero dahil high school pa nga lang ako nun, hindi ko pa din alam kung paano. Hindi ko alam kung ano yung tungkol sa mga game engine. Pagkatapos ng high school, napag-desisyonan ko na mag-take ng IT. Doon na nag-umpisa yung pagiging mas malapit ko sa game development. Pero pagdating nun, pagitan ng second year at third year college, yung bakasyon nun, kasi habang nag-search ako, napadanaw doon sa game engine na tinatawag Game Maker Studio. Eto, dito nag-umpisa yung una kong laro na talagang sarili kong gawa. Tinawag ko siya na Mi Calculator. Dito sa laro na to, meron kang, makikita mo parang calculator na normal, pero ang kinaiba, yung calculator yung magbibigay sa'yo ng problem, yung itatype mo ay yung answer. Okay din sana siya, kaso nung tapos na yung bakasyon, hindi ko rin natapos yung game. Na-scrap na lang siya, hindi na siya tinuloy. Kaya, yung una kong game, hindi ko natapos. Pero pagpasok ng third year at fourth year college, dun nagbago yung lahat. Dun ako mas may natutunan pa.